Ayan na nga, ang siksik legleg na umaapaw pa ang ating pansit na nakulang sa tuyo. Kahit ang dami ko nang nilagay, pero ayan, dinagdagan ko na rin ng pepper, black pepper na buo para magkaroon talaga siya ng lasa. Ayan, dahil sobrang dami, ang kanton nga ay hindi ko na nailagay dahil sobrang puno na. Ayan mga kapatid, ang pag-umpisa ko ay ang hiniwa kong karning babsi na yan ay nilaga ko na. Ayan, tinimplahan ko muna siya ng tuyo before kong ginisa. Tapos, ayan, pina-absorb ko muna yung soy. Ayan, luto na rin yan, kunting gisala na lang yan. Kasi talagang nilaga ko na yan siya, kaya may lasa na yan siya. At may hotdog tayo, of course. Meron tayong sibuyas at garlic at ang repolyo. Ayan nga ang ating bihon. So, tayo ay... Ang pagluto kong yan ay madali, ano, mga kapatid. Ayan, magpainit na tayo ng, ayan, ang... olive oil nga na bigay at ayuda ng aking kaibigan na si Susan. May shout out sa iyo, aking best friend, na olive oil ng ayuda niyang isang lata yan, mga lalaps. Ang bait na kaibigan kong yun, na 11 years ko na siyang best friend. Ayan nga, haggard na haggard ang ating beauty dam dahil karating ko lang talaga niyan, mga lalabs, galing sa work. 8:39 o'clock na yan ang gabi, so gutom na ako at hindi pa nakaluto. Ayan, kaya madalian na, sobrang madalian ang hiwa ko dyan para makaluto na at gutom na nga. Kaya dahil haggard, pagod, tinan nyo naman ang beauty natin na maganda pa rin. Joke, joke, chak! Pwede na rin. Pagtsagaan nyo ng anuhan at alam nyo naman na kailangan tanggapin nyo. Dahil kung hindi nyo tatanggapin, eh ako naman talaga ang nag-video. Kaya ito ay aking vlog. So kahit sabihin ko maganda ako, wala naman kayo magagawa. Charot! Kaya ang mga chismosa dyan, ayan, pakainin ko kay mga bunganga nyo ng pansit at nang mapuno yan ang pansit. Ayan, oh, kung gusto nyo matigil na yung pagkamaritis nyo, oh, sige, kumain na kayo ng pansit na siksik, liglig at umaapaw. Hindi na halos magkasya sa aking kawali, dahil ang kawali kong malaking malaki ay itatapon ko na nga, gawa ng meron na siyang mga nagtuklat-tuklat, baka ako'y magkaroon pa ng cancer sa aking bunganga. Joke! Ang bibigyan ko lang ng kawali na yon na magka-cancer ng bunganga ay yung mga maritis lang na wala namang ginawa sa buhay kundi bantayan ang buhay ng may ibang buhay. Kaya ito na! Naghalo-halo na ako ng bihon. Tinan nyo ang bihon, mga lalabs, at nilagyan ko nga ng mainit para madali siyang malambot. Lalambot na siya. At of course, alam nyo na, ganun pa rin. Itapon ko ang, yan, i-ano muna natin. I-gisa-gisa muna natin yan. Yan, para hanggat mag-brown siya. At simple lang naman ang ating pansit. Dahil simpleng tao lang naman ako. Hindi mo ako katulad ng iba dyan na feeling mayaman. Na ako naman na mahirap naman talaga. Joke. Joke, joke, joke. Ako ay mahirap lang kasi din. Kaya ayan, tinan mo naman ang aking kusina ay sobrang liit. At ang tinan mo naman ang gamit ay nagka rambol-rambol na dyan. At galing pa nga ako sa trabaho. Hindi na nga masyadong na ayos yung kusina, gawa ng siyempre parehong pagod. At of course, hinikol, hindi naman naglilinis yan dahil ang bawal daw pag-utusan ang mga bata dito sa Italy. Ano? Ganun ba talaga dito? Ang hirap naman mag ano lang bata dito, bawal utusan, bawal saktan. At sa gobyerno nila dito ay ganyan nga, mami. Pero pa sa Pilipinas yan, wala na, pinalo na yan, marunong magluto, marunong maglinis. Ako nung maliit pa ako ay sobrang magaling na ako eh. Grade 1 pa lang ako, marunong ako magsaing, nagwalis na ako ng silong, marunong ako magluto, nag-iigib. Eh ngayon, ang 11 years old ay ganyan eh. Ay nako, ay babe, patuloy lang din ang pagluluto natin, mga lalabs, bago tayo magmarites kasi...
Baka ano, baka nagutom na rin yung ayan ang takip ko nga, hindi ko makita yung malaking takip kaya hahanapin ko muna, pero kailangan ko pang tingnan sa ilalim dahil hindi ko nga nahanda. Ayan, itapon ko muna ang tubig niyan dahil tingnan niyo ang kusina ko, ay makalat nga, gawa ng hindi na nga naasika, so gawa ng pagod sa trabaho, karating ko lang, di ba? Di ba kanina ko pa nga sinasabi na ako'y galing pa sa trabaho, pagod ako. At alas 9 na ng gabi, mag-alas 10 na. Paglilisin po niyo pa ba ako at gutom na nga ako. Joke. Ayan, so halo pa rin tayo ng halo hanggat mahalo yung tuyo at saka yung timpla. Yan, dahil para maglasa na naman ang bihon, lagyan na naman tayo natin ng soy. Ayan, ganyan ako ng pansit. Gusto ko itimpla lahat muna. Timplahan bawat bihon at saka yung panggisa. Gusto ko ganyan para hindi na ako mahirapan maghalo-halo dun sa kawali. Kasi tinan nyo mga kapatid, punong-puno na yan ngayon ang kawali ko. Kaya yung kanto na yan, sa susunod na naman niya lutuin. Kasi nasubrahan na, naibasa ko lahat ng bihon. Dapat dalawa lang pala, nagkamali ako. Kaya tinan nyo tuloy, di na mailagay ang bihon, sinisik ko pa kayo tuloy. Okay lang yan na sisihin ko kayo dahil hindi nyo naman ako tinulungan mag-isip. Sabay ganun. Dapat mag-isip din kayo, ituro nyo sa akin kung ano, dahil alam nyo naman na galing ako sa trabaho, di ba? At dapat tulungan nyo rin ako. Joke. Good vibes lang mga lalabs. Kaya ayan, lagyan na. Yan, ihalo na naman natin uli. Halo na ng halo. Hanggat sa ang mga ano natin ay magtalagang mag-brown na siya yung karne, hotdog, at saka yung babsi na yan. Ilagay lang natin ang bihon. Tapos, umapaw na nga, di ba? Ito yan, natapo na nga. At tinan mo naman, nagkakalat-kalat na ako diyan. Gabi. At hindi pa nailagay nga ang repolyo. At ang pinahugas ko naman ng repolyo ay hinalo naman yung carrots doon sa ilalim. Oh my gosh, hangag man talaga yung naggawa nito talaga eh. Kaya tingnan mo naman yan ang mangyari dyan. Punong-puno yan at ang mangyari dyan, ayan ay hahanguin ko yung ibang bihon yan para magkasya yan. Kaya tingnan mo naman yan, hindi nyo ba nakikita yan ha? Mga bulag ba kayo? Ano ba kayo, magsalamin kayo? Joke. Nagpatawa lang ako. Tingnan nyo naman yan oh. Oh, kailangan hanguin ko yung iba niyan, ilagay ko sa isang kawali kasi hindi ko maihalo. Ngayon, ang gawin ko diyan, ipailalim ko yung karuti para maluto siya. Oh, kukuha ako ng tubig para maluto siya. Lagyan ko ng tubig. Tapos kukuha ako ng kawali ngayon. Yung kawali na isa ay malinis naman 'yun. Pinaglutuan ko 'yun kanina ng baboy. Diyan ko ilagay yung ibang bihon at ang iba niyan ay ipailalim ko yung karote. 'Di ba? Ang karote ay kailangan maluto din siya ng konti. Sa bagay, pwede naman isalad kasi ang karote at saka yung repolyo. Pero of course, ayan, ginawa ko siya niyan. Ayan, naluto na. 'Di ba? Punong-puno, siksik, legleg, umaapaw talaga ang ating pansit mga lalabs. Kaya ang mga bunga nga diyan ng mga marites, pakainin ko talaga 'yan ng pansit. Oh, para mapuno yung mga bunga nyo, para hindi na kayo magmarites. Oh, ayan, di ba? Sasabi ko sa inyo na huwag masyadong maingay at huwag bantayan ang buhay ng iba. Magluto na lang ng magluto at nang para makakain. Oh, kung wala kayong ibang lulutuin, abay, ang daming gulay dyan sa hardin nyo. Magtanim kayo ng mga kamatis, magtanim kayo ng talbos na magkamuti para may gugulayan kayong talbos. Ayan ang gusto ko, yung magtanim ng magtanim sa garden. Tanglad kung ano-ano pa dyan. Carrots, at saka yung repolyo, ayan. Pero, ayan na nga. Dahil ako ay madaldal, hindi ko na alam ang pinagsasabi ko. Halo lang muna ako ng halo. Ayan. Kasi para nga malibang ko kayo dahil kanina pa ako dyan naghahalo. Hindi talaga matapos-tapos. Pero ayan, malapit nang matapos. Oh, di ba nga, ay luto na yan. Kain na tayo. Let's eat. Mga kamaritis dyan. Salamat sa iyong panonood sa aking walang